Okay, papakita natin yung guiding system, yung XY natin, ano? Itong ano natin, ito, meron tayo yan. Ang nakagawian ko na ganito, slot na lang siya. Ayan, makikita nyo yan, slot. Parang tawag ko dyan, bungi. Ibubunging ganyan. Yun na yung kwan. Yun na yung stopper niya para dito sa y-axis. Okay? Tapos, pwede rin ito. Ito, mas malaki. Pwede rin natin ilagay ito kung yun pa rin yung nais. Ang kaso niyan, hindi na siya gitnang gitna. Kailangan naman ang i-adjust ito. Parang igaganon mo na. Yan. Para yan yung magiging basis natin. Ito ngayon, hindi siya nakasentro dito sa ano ngayon. Sa frame. Meron siyang konting pag ano dito. Kung mabilas siya dyan. Tapos, pag pumunta ka naman sa kabila, pwede. Parang ano na yan, pinaka-generic na natin na ano. Ito yung nakagisnan natin na guide. Pero yun nga, sabi ko, pwede pa rin yung dito. Alam, bababa ng konti. Tapos, pag ganyan, kailangan mo na igit na ito. Magpupunta ngayon yung frame mo sa, yung T-guide mo sa gitna. Pwede pa rin. Ayun pala. Ang advantage lang yan, pwede nating sabihing advantage. Nakatipid tayo ng ganito. Hindi na natin kailangan gumamit ng ganito. At okay naman siya. Okay, so given yun, nandito rin yung screw. Ito lang, pang sample ko lang ito muna. Screw, dapat bilog yan o kaya yung ice screw para mas maganda yung pagtukod niya dito. Yung pagtukod niya dito sa end guide. Mas maganda pag medyo pabilog ito. Okay, yung adjustment, pwede mong y-axis ito, harap, pabalik. Ito naman, pwedeng sideways. So, pagpipilian mo kung ganyan, o gusto niyo pa rin ng lagyan ng ganyan. Okay, so, ayan po siya. Adjust na lang. Susunod, ito yung akin. Pwede pa rin gamitan yan. Ito. O kahit wala. Nandun na lang sa pag-set. Ang kagandahan lang nito ay lahat na siya. X at saka Y. Yan. Pag ginanyan mo siya, i-adjust na yung Y. Nandito na lahat ito. Dito. Ha? Nandiyan na lahat. Tapos, pag naiiano mo na yung image mo dyan, ipitan mo na lang ng ganyan. Parang sa ano rin to, sa rotary. Yan, yan yung concept nito. Kaya iisa na lang, hindi na kailangan nung kagaya nito na dito mo pa rin, ano, tatlo yung gagalawin mo. Ito, isa lang, kumbaga. Tapos dalawang panghipit. Ngayon, meron tayong i-introduce na bagong guiding system. Ibang klase rin. Titingnan natin kung ano yung maganda doon. Okay, ito naman ang binago natin ngayon. Nakikita niya to. Ito. Poste. Iba na yung ano. Ito yung guide. Okay, so, ito yung traditional. Ito. Pero hindi na siya pwede dyan. Kaya, ito yung ginawa natin. Parang ano rin siya. Oh, shoot natin. Dalawa, 2 points. Ito, tsaka yun. Shoot siya. Ano na siya? Stable na siya. Parang yung sa, ano na ito, tie ridge. Pero yung tie ridge, dalawang points din siya dito at tsaka dito sa dulo. Yun ang pinagkaiba. Ngayon, itong sa atin, makita nyo, ito yung nabibiling, ano, commercial na aluminum frame. Pwede nating i-adapt ito. Ito yung bale binago ko. Ito.
Adjustable din siya kung gusto nating i-adjust. Pwede na, pwedeng mag-ano to. Ayan, oh. Yung i-adjust mo yung image mo. Tapos yan na lang. Parang yung ano natin, dito. Ito, madaling ano, madaling i-adjust. Ang advantage lang ngayon dahil maraming gusto yung parang tire registration, parang ganito rin yun. Yan lang, i-improve pa natin to. Kasi maliliit itong ginamit ko. Mas stable siguro pag mas makataba. Eh, tingnan natin dito sa ilalim niya. May dalawa itong ganito. Tingnan natin ah. Yan. Isa, dalawa. Yan. Nakatukod siya dyan. Ang purpose niyan, kikita nyo, iaangat niya yan. Yan. Off contact. Oh. Meron tayong off contact. Pag in-adjust mo yan, mag-off contact dito. Depende dun sa kataas na gusto nating kataas. Oh. Oh, napakasimple. Ito siya ngayon. Bago nating guide, X and Y guide.